Ngayon lang ako nakakita nito. Yan, sa personal close-up. Although, native ito sa Bicol, ang tawag dito ay guling-guling. Pero sa YouTube ko lang nakita simula nung nagkaroon ako ng interest sa snail o kuhol. So, iba ito sa buso o dun sa bayuko. Kasi yung bayuko or yung buso ay land snail. The largest land snail sa Philippines. Ito naman ay bush snail or tree snail. So, hindi siya makikita sa lupa. Sa tree lang siya o sa mga dahon. So, since hindi siya sa lupa, konti yung moisture na kuha niya sa lupa. So, hindi siya gaanong slimy. Yan. So, ilang beses o ilang araw na ako nanonood ng YouTube about sa bush snail. Hindi ko akalain na meron palang isa dito sa may harap ng bahay namin. Ang dahon na to ay pili. Dahon ng pili. So, doon ko siya nakita. Nag-iisa lang. So, I'm just wondering kasi hindi ito tawag doon, dumadapo sa lupa. So, hindi ko alam kung paano siya napunta sa may puno namin na walang ibang puno yun. So, kung ito from branch to branch lang para makapunta sa punong gusto niya. So, paano siya napunta doon na wala namang ibang puno doon? Para siyang island na mga puno. So, wala siyang kakabit na ibang puno. At wala din siyang kasama. So, lonely siya kasi wala siyang partner. So, kinuha ko muna para lagaan. Ganito ang pagkakaiba. Itong nakita nyo, yan. Yan ang garden snail. Yan, mga garden snail yan. Lumalaki yan. So, yan ang pinapatay ko dati. Pero ngayon, naalagaan ko na kasi nakakain din naman yan. Akatina something something yung scientific name niya. Alam ko from Africa siya pero dala ng mga Japanese. Yan dumami sa Pilipinas at peste na siya sa pananim. Madaling dumami yan. Actually meron siyang itlog dito na napakadami. Kaya lang di ko na pinapansin. Yan. Pero ngayon hindi ko na siya pinapatay. Gawa ng nakakain din naman pala. Yan. At ito naman yung buso. Ayan o, yan yung land snail. Pinakyat ko lang dyan. Umakit din naman siya, pero hindi ganong kataasan. Yan. Binasa ko sila, kaya nagising na. Pero normally, kapag kaaraw, tulog yung mga yan. Binasa ko lang. Yun yung ibang sa loob niyan. Ibang land, yung ibang buso. So, ikukumpara natin to. Ayan o. Itong buso na, hindi pa yan ganong malaki. Yan. Pero ito matured na yan, malaki na yan. Ganon ang difference niya. Ayan o. Ito matured na, itong guling-guling, ito naman ay hindi pa. Malaki yung matured na buso. So, kumpara naman natin dito sa tawag dito, garden snail. Ayan. Itong garden snail na yan, maliit pa yan. Sobrang liit pa niyan. Pero ito matured na at iba yung kulay niya. Kinan mo naman. Ipakit natin yung kulay ng garden snail. Ito yung ato yung African snail na tinatawag. Dala ng mga Japanese. Yan yung mga pinapatay kasi sobrang bilis dumami. Pero ito, halos maubos na ito. Itong guling-guling. O kung sa Cebu ang tawag nito ay takyong, taklong o takdong. Yan. So, kailangan natin alagaan. At saka, iba yung lips niya. Oh. Parang swelling. Swelling yung lips niya. Yan. Yun. So, aralin ko pala kung paano to alagaan at maparami. And hopefully, mapadami. Kung problema ay naging isa lang. So, di ko alam kung saan ako kukuha ng iba pang katulad na ito. So, masayang-masaya lang ako at kita ako at last ng guling-guling. Edible din siya. Kaya hinahunt ng tao. So, since sa puno siya, mahirap siyang mag-multiply. Hirap siyang maghanap ng kapartner niya. Kaya kakunti sila sa wild na. So, papadamihin ko lang. Ganda ng ano niya. Ganda ng pagka-spiral, ng buntot. Maging nung kanyang ano ba tawag dito? Race, lines, columns, rows,
Basta yan. Stripes, yan. Okay. So, balita ko ay dito din daw matatagpuan yan sa mga dahon-dahon ng saging. So, since may saging kami, so dito ko na lang din ilalagay itong guling-guling. Ang cute niya talaga, kakaiba. Oh. Alright, bye-bye. Oh, bye-bye, buso. Bye-bye. Ito ang natikman ko na, itong buso. Ito, di ko pa natikman itong garden snail. At ito, di pa rin. Pero padadamihin ko muna. Sana makahanap ako. Alright, bye-bye.